Ayoko na merong kalokohan. And then here I am in Congress, harap-harap naglolokohan tayo. Napasigaw sa galit ang asawa ni dating Congressman Jose Torres Gomez sa hearing dahil sa di umano'y pinagtahi-tahi na story ng mga pulis na tila ba parang ginagawang bobo ang mga kongresista dahil sa kanilang mga salaysay na puro daw paikot-ikot. Kitang-kita na nga daw sa CCTV pero dinideny pa rin. Masyado na talagang naguguluhan ang mga mambabatas. Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi niyo rito? May makukulong kaya o mapaparusahan o puro hearing lang? Mr. Chair, according to stories nila, tinatahi-tahi ko to eh. May kita ninyo na very inconsistent yung storya ninyo eh. At 2:30 in the morning, may hot, ayun, no? Nasa website ng PNP. At ang nagsasabi dito, si Brigadier General Olaguera, this is your statement in your website, the Philippine National Police website. You are saying here, on October 9, 2022, at around 2:30 a.m., operatives of Special Operations Unit 4A under the supervision of Brigadier General Domingo, etc., etc. Ano? Binabanggal niyo yung story. Inabot kayo ng more than almost 24 hours. Yung niluluto ninyo na story, hindi talaga matahi eh. Kasi kayo ng mga polis, alam nyo naman, na kapag kinakabahan na kayo magsalita, kahit sino sa atin, most of the time, totoo yung sinasabi natin. Kaya nga ito lumalabas eh. Hindi nyo magawa ng tama yung story na gusto nyo lumabas. That is the problem here. Tapos, iba-iba yung mga details coming from this agency. Congressman Gomez. Ito mo, Mr. Chair, kasi una sinabi nila 1752 Tondo. Tapos sa spot report 1742. Sa Manila. And then ang tamang address is 1734 Jose Abad Santos Grace Park, 1734 Jose Abad Santos Tondo. Tatlong address, tatlong number. Sa Philippine Tang Yu Foundation. 'Di ba kapag may nahuli kayo sa isang lugar, you also ask and you also question the owner of the place. Nasaan itong storya na 'to? Sino ang may-ari ng building? Sino may-ari ng lugar? Did it ever come out in your report? Hinanap ba natin? Itong kay Mayo, dalawa yung wealth and personal development lending niya. Itong isa sa Tondo, Grace Park, at isa dito sa Tayuman Tondo. Hinanap ba natin, chinek ba natin pareho? Iba-ibang story ang ginagawa ninyo eh. Yung tiwala ng tao binibigay namin sa inyo. And then you come up with stories like this. Who are we protecting? Si Mayo pinoprotektahan ninyo? Why? Baka magsabi ng totoo. Baka mas maraming alam si Mayo kaya pinoprotektahan natin. Mayo, ikaw na lang. Kesa madamay pa yung iba. Ito yung nangyayari sa story niyo today. Ayan, tingnan mo. Meron pa kayo. What's suspicious here, Mr. Chair? Yung address ng Philippine Tang Yu Foundation, talaga hinanap nila yun. 1734 Jose Abad Santos East Grace Park, Caloocan. And yung isa, 1734 Jose Abad Santos Tondo, Manila. Bakit may ganun? Para pag nagkaroon ng search warrant, mali kagad yung lugar.
Mr. Chair, I think we'll really have to come up with a heavy recommendation against this this police personnel. Masakit because masakit. Kasi ako, when I was mayor, I fully supported the Philippine National Police. Ayoko na merong kalokohan. And then here I am in Congress, harap-harapan naglolokohan tayo. Iniisip nyo lang yung sarili nyo. Hindi nyo iniisip yung buong Pilipinas na umaasa sa inyo. That we are all here against drugs and yet you're in the middle of it. Sorry, pero yan talaga. Ito yung story nyo. Kayo mismo nagsasabi niya, no? Hinayaan nyo hulihin namin kayo. Kami na yung nakakahuli sa inyo. Lahat kami dito, lahat ng nakikinig. Why are you doing this? Mr. Chair, I leave everything to you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gomez. Sergeant Mayo was arrested initially at 11:51. Yung sinabi niyo. And then, nag-meeting si General Domingo, Colonel Olonan, Lieutenant Colonel Gonzalez, Lieutenant Colonel Ibanez. Nasa isang meeting room kayo. Tinanong ka kanina, Colonel Olonan, ang sabi mo kasi nga dadalhin sana si Mayo dun sa Pasig dahil para sa iyo mag-pinpoint ng location. Yan ang sabi mo kanina. Tapos nakita natin si Mayo was driving a parked car at 11:58. Tapos ginawa niyo pang ang report naman ni Lieutenant Colonel Ibanez, itong OIC ng SOUNCR, that Mayo was the arresting officer sa Pasig nung sa hapon. Kayo ni Ibanez tsaka ni Gonzalez, magkaaway ba kayo? Magkaaway ba kayo dati o magkaibigan na kayo ngayon? Hindi po kami magkaaway, Your Honor. Po, hindi negative po, Your Honor. Si Ibanez, ang tao mo si Mayo. Yes, Your Honor. Okay. Si Ibanez, ay si Mayo, for a while he was in Mindanao, di ba? Hiningi mo siya, pinabalik mo siya sa'yo. Yes, Your Honor. Bakit tinapon si Mayo sa Mindanao? Because may problema rin siya, may kaso rin siya sa he was charged for drugs, di ba? Listed, Your Honor. Yes. Binalik mo siya para magamit mo. Si Gonzales, ang tao niya, si who? Juden? Si Francisco? Tao mo, no? Negative, sir. Hindi ko po yung tao, sir. Subject po yan, sir, ni Sir Ibanez. Sir. Subject ni Ibanez. Hindi mo rin to tao. Negative, sir. Sir, may sariling koplan po yan, sir. Ha? May koplan po yan, sir, na ginawa siya ng... So, nung nagkaroon ng raiding doon sa Tondo, ikaw yun nandun, no? Colonel Gonzales, andun ka, di ba? Sir, I was called by... Yes or no, andun ka? Yes, sir, I was called by Sir Ibanez. Hindi ko, tinatanong ko kung nandun ka or hindi. But you're not supposed to be there. And then, tinatahi ko yung istorya niyo. Si Ibanez naman, gusto papuntahin si Mayo para maging arresting officer doon sa Pasig. Correct? Hindi po, Your Honor. Oh. Yun po kasi itong totoong nangyari doon. Ano na? Yun po kasi yung... Actually, Your Honor, hindi naman talaga siya... Ano yung totoong nangyari? Nung time ng arrest doon sa Pasig, hindi po ako nandoon. Hindi ka ikaw. Report mo yun eh. Yes, Your Honor. Pero ako po... Huwag ka masyadong mabilis mo sumagot. Binabanggil mo yung story. Report mo nga yung binabasa ko dito eh. Nilagay mo dito. Mayo was arresting officer in Pasig. Ikaw ba ang OIC, SOU, NCR? Yes, Your Honor. Oh. Bakit yung sinasabi yun? Kasi nag-hot pursuit eh. Una, may posas na wala, tinanggal.
Tapos pinapunta mo ng Pasig. And then next to, nag-hot pursuit na kayo ulit. Ayun, no? Kay Ulona, no? Kaya nga miniting nyo itong tatlo, yung, si Pinyon, si Isik, eto si Ulonan. Dumating ito si Lieutenant Pinyon, alas 4. Sabi, arrestado si Mayo. Eto si Achuela, dumating alas 6 ng gabi. Yung meeting alas 10:30 ng gabi, headed by Colonel Ulonan. Your Honor, my order is to arrest Mayo kasi pabalik na siya galing ng Pasig. Inarreston nyo na nga na 11:51 eh. Pinakawalan nyo eh. Tapos sinabi mo, ikaw nga mismo nagsabi oh. Gusto mo i-rewind natin yung video. Sinabi mo, to bring Mayo to the Pasig operation to pinpoint the location. Ikaw nagsabi niyan. I'm writing down what you said. Your Honor, the agreement is sasama si Mayo sa... So may agreement. Andali. Yes, diyan alam mo na ha. So may agreement na dadalhin si Mayo siya magpipinpoint sa location sa Pasig. So iba na. Your Honor, yun ang pag-agree namin during the meeting. Paano mo dadalhin sa Pasig para magturo si Mayo kung inaresto nyo na? Your Honor, nang inaresto nyo na nga for a bigger case eh. Gagamitin nyo pa para magpinpoint. Yes, Your Honor. At ang extension ninyo is mag-hot pursuit. Because hindi nyo minimension October 9. Bakit meron kayo October 9 na na-arrest ni Mayo? At? General Domingo, ngayon lumalabas na yung mga kwan. Kaya hindi kami ang rason kung bakit matatalo yung kaso ninyo kay Sergeant Mayo. Yung sinabi ko sa iyo nung una, hindi kami. Kasi yun ang statement mo eh. Na because of these hearings to be conducted, baka matalo yung kaso ninyo. Matatalo yung kaso ninyo dahil mahina kayo. Yun ang katotohanan. Hindi nyo alam mag-imbestiga. Niloloko nyo pa. Isipin mo, arresting officer eh, hindi naman sila nag-arrest. Hindi ba naman katarantaduhan yan? Di ba? Is that the proper protocol, General Domingo? Unfortunately, Your Honor, nung pumunta po akong Pidig, wala akong kasama except drivers and security. Wala akong dalang tao. Hindi ko alam po na napaligiran na po ako ng mga siraulo, Your Honor. Pwede bang pangalanan mo? Sino yung siraulo? Eh kasi nakapaligid kami sa iyo ngayon eh. Baka kasama kami dyan. Yung nag-usap-usap kanina, Your Honors, mahalata nyo naman. Nakikita nyo naman na nagkukunib para idiin ang direktor nila. Idiin si General Domingo. Latest yung si Major Salmingo, Your Honor, halimbawa. Nahalata mong tinuruan ni Gonzales. Ano sasabihin para sirayin si General Domingo? Hindi pwedeng si Gonzales. Kasi ang boss niya, si Ibanez, is the deputy of Colonel Ibanez. Hindi ba, Colonel Ibanez? Yeah, as a matter of fact, you arrived at the scene together with Major Salmingo? Yes, Your Honor, I admit, Colonel Ibanez. Dahil, pagtitingnan po niyo to, Your Honors, dalawang buwan pa lang ako nag-director ng Pidig. Nakahuli tayo ng mahigit isang toneladang shabu. Ang daming tumawag sa akin, ang galing mo, General Domingo, snappy ka. But I told him, Your Honors, hindi ako ganun ka-snappy. This incident was hinayaang mangyari. It is a providential, Your Honors. Hindi sa galing ni Domingo, hindi sa pumalpak yung mga sindikato sa PNP. It is a providential, Your Honor. God allows this to happen so that once and for all, the PNP will have the chance to identify who are really the members of the drug syndicate operating in the country, Your Honors. And it is now or never, Your Honors. Pag hindi natin mahuli itong sindikato sa PNP,
mawala na tayong chance, Your Honor, kung mag-focus tayo dito masyado kay Domingo sa kasalanan niya, which I admit, marami akong lapses. We lost the chance, Your Honors, Mr. Chair, to really unmask these drug syndicates na namamayagpag for how many years already, Your Honors. Thank you. Mr. Chair, Gerald Domingo, kung titignan mo, patrolman yun. Hindi, marunong na nga silang mag-invoke ng right to remain silent. Eh. Diba? So, hindi yung problema ng illegal drugs, hindi na concentrated sa mga third level officers. Yung iniimbestigahan ko sa Committee on Public Order and Safety, nandun din si Chairman Barbers. Wala na, nandun na sa baba ang kalokohan. Yung ginawa ninyo kay Sergeant Mayo, ganun din ang ginagawa ng tao sa ibaba eh. They're committing crimes to come up with accomplishments. Kanila, Machiavellian eh. The end. Justify the means. Hindi dapat Machiavellian. Kagaya nga ng sinasabi ko, kung ang ikukulong natin ay inosente, mas mahirap yun. Mas gusto ko pa na malibre yung sampo. Huwag lang natin ikulong yung inosente. Yun ang kuha natin. As I see it, nung inimbestigan namin yung mga Region 4A na Regional Drug Enforcement Group, the chairman, Chairman Dan Fernandez and I, nakatanggap kami ng mga messages and letters telling us na ganun din ang nangyayari sa kanila from all places of this country. So in other words, ganun. Kaya nga ako binara si Gerald Dubrian nung sinabi niya na MO ng police. Hindi raw MO ng police. Eh, police ang gumagawa eh. I think that is the prevailing MO. And that MO is not supposed to be legal. Di ba? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair? I commiserate with the sentiments of Congressman Acop. I thought you have a longer patience than I do. But it seems it's the other way around. Anyway, Congressman Gomez. So, yung Pasig operations, you're not aware, hindi mo alam anong nangyari doon prior to the implementation of the follow-up operations. Yes, sir, wala po ko. Wala ang alam. Okay. There is a photo earlier. Can you please show that photo? Yung Pasig. Kasi dito sa photo na ito, Major, yung inaresto nyo na pinakawalan nyo rin for supposedly a follow-up operation, eh ginawa nyo pang arresting officer sa Pasig. Yeah. Di ba? Yeah. First question, di ba? Bakit kailangan ba si Mayo ron? If you have intel reports, according to Colonel Ibanez, may mga ibodega doon. Alam nyo kung ano yung intel nyo doon, bakit kailangan nyo pang gamitin si Mayo? Ba't kailangan nyo alisin si Mayo, tanggalan ang posa si Mayo, dalhin sa Pasig at gawin pa siyang arresting officer? Siya pa yung nagbasa ng Miranda rights ni Juden Francisco. Are you aware of that? Your Honor, ang makakasagot po niyan, sir, yung mga nag-decide ng operation, Your Honor, I'm just merely following instructions. Okay, good answer. And in this case, si Colonel Ibanez ba yan? No, Your Honor, the overall supervisor of the operation, sir, is General Domingo, since the presence of our director was there, Colonel Olonan and Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. Okay. Good. General Domingo, pakipaliwanag mo nga sa amin. Kasi kami gulong-gulo eh. Okay? Meron kayong follow-up operation sa Pasig, which apparently was upon your orders. Tama po ba yan?
Follow-up operation, ha? Yes, Your Honor. Okay. Was that your idea? No, Your Honor. Kaninong idea, Huya? Kaninong idea, Huya? Ano? The suggestion of Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. So, si Lieutenant Colonel ang nag-suggest sa inyo? Yes, Your Honor. Naniwala ka naman, General? Unfortunately, Your Honor, it dawned to me actually at that time na hindi talaga yan na yung warehouse sa Pasig ang target na gustong ituro ni Colonel Ibanez. Mm-hmm. Ang gusto talagang ninyong ituro, Your Honors, yung bodega ni Colonel Gonzales. Okay. Dahil nga tinuro na ni Gonzales si Mayo, nahuli na si Mayo na bata ni Ibanez, siyempre masama ang loob, sir, ni Ibanez. Parang ano, kumbaga parang magkakaroon ng gantihan, ganon. Yes, sir. Tama, kasi yun ang nakikita namin so far, no, sa mga testimonies tsaka sa sinasabi nyo rito sa committee ito. Ngayon, tanungin ko ulit si Colonel Ibanez. Oh, Colonel Ibanez, ikaw naman pala may brilliant idea na gamitin si Mayo. Your Honor, yung idea na yan is galing po sa kanila. Sinong ako kanila? Lang, pakipaliwanag mo. Kay General Lunan, kay General Domingo. Ako lang po ay nautusan during the time na nandun ako. Okay, so ang ibig mong sabihin, yung desisyon na gamitin si Sergeant Mayo sa follow-up operation sa Pasig ay hindi galing sa iyo, kundi galing kay Colonel Olonan at saka kay General Domingo. Hindi po ko kayang i-desisyonan kasi, Your Honor, kasi di man ako ang Grand Commander doon. Okay.